Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages po ninyo for the week. Paunang ano to? Paunang linggo po, no? Ng January ito. So, we have number 15, appreciation. Virgo, it feels like to me, no, na you are very appreciative. You are very, tawag dito, grateful, no, for anything and everything that, comes to you, no. Kahit anumang klaseng blessing, maliit man o malaki para sa iyo, pare-parehas yan, ipinagpapasalamat ninyo, no. Virgo, yan ang napipick up ko dito for some of you. And you're still being encouraged dito na ipagpatuloy ninyo yan. Lagi kayong magpasalamat. Huwag ninyong kakalimutan na lagi magpasalamat sa mga biyaya na dumadating sa buhay ninyo. Because, the more na grateful kayo, sa kahit anumang bagay na dumadating sa buhay ninyo, sa kahit anumang blessings, no, na pumapasok sa buhay ninyo, pag lagi kayo nagpapasalamat, if you're being thankful, then nagbubukas kayo dyan ng pinto, nagbubukas kayo dyan ng na gates, no, of more blessings, of more abundance and prosperity into your life. So we also have number 14, caring connections. Ayan, so parang dito, no, parang may networking akong napipick up dito, no, doon sa mga business minded dyan, sa mga negosyante dyan, ano, parang mas marami kayong connection ngayon na mabubuo, mas marami kayong maybe you're connecting to even more people ngayon, more clients, maaring ganon. Kung nasa social media din kayo, it feels like mas marami kayong ngayon magiging followers, mas marami kayong magiging subscribers, yung mga ganon, ano. At tatangkilikin kayo, Virgo, no, parang mas tatangkilikin kung ano man ang platform na kinabibilangan ninyo, mas siguro maa-appreciate ng maraming tao, mas makaka-reach ng mas maraming tao ang content na nilalabas ninyo, no, sa kung ano man social media platform yan, no, for some of you. And then also, no, sa usaping puso naman, sa usaping relationship, maybe if you are in an established relationship na ngayon, parang meron kayong mabubuo na mas harmonious, mas loving, mas passionate, yung ganon na kind of relationship with your person, no? If you are single naman, maaaring magkaroon dito ng bagong love connection for some of you. Maaring, siguro iba sa inyo, merong nandiligaw sa inyo na talaga at maaaring mabuo na ngayon talaga into a love relationship ang inyong connection. We have number 39, fifth chakra, Archangel Gabriel. Ayan, so yung fifth chakra, that is your throat chakra. Yan ang energy center, no, that governs communication. Maaring ang iba sa inyo dito, may struggle, no, siguro sa pag-express ng mga nararamdaman ninyo, ng mga iniisip ninyo. Maaring may ganun ang ganap. So maybe in that case, yung throat chakra ninyo is blocked, no? So I suggest po na mag-Google po kayo or mag-research kayo on YouTube. Marami pong ways, no, na magagamit kayo, depende sa accessibility ninyo, depende sa convenience ninyo, you know, sa kung ano ang applicable din sa inyo, no. Maraming ways para ma-unblock po ninyo ang inyong throat chakra, no? So tignan niyo po kung ano yung pasok sa inyo. Maraming pagpipilian kayo diyan on YouTube. Mag-research po kayo, no, para ma-unblock ninyo ang inyong throat chakra, nang sa gayon you can express yourself freely, no? Na hindi kayo matatakot, na magiging confident kayo, no, about sharing your thoughts with other people, sharing your feelings with other people, yung mga ganun. Okay? So tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have community. Ayan. So, this is really beautiful then, Virgo. Kasi parang you have the feeling of belongingness, no? Maaring bago kayo sa isang grupo, maaring bago kayo sa isang pamilya, no? Maaring, alam mo yun, you are new siguro sa komunidad, maaring ganun din, no? At feeling ninyo, feel
feel na feel ninyo siguro yung pag-welcome sa inyo. Feel na feel ninyo yung acceptance sa iyo ng grupo, no, ng mga tao na kinabibilangan ninyo. So this is really beautiful kasi nakakataba ng puso, 'di ba? And maybe you are appreciating that a lot, no? Maaring ano din, maaring aramdam din 'yan ng mga tao sa paligid ninyo na na-appreciate ninyo sila, no, sa pagtanggap sa iyo. So maaring ganun ang situation for that, taking risk. Maybe some of you also are naririnig ko, maybe some of you Virgo are taking risk in love, no, sa ngayon. Yun ang napipick up ko for some of you. Of course, this is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates po. But ang iba sa inyo dito is going to take risk in love, no, yung ganun. For others of you naman, maybe now is the time for you to ano, to evolve into the best version of yourself. Maaring ngayon magde-decision na kayo na it's about time na para mag-grow kayo. It's about time na to try different things, to try different avenues, to try new ways, no, kung ano man ang gusto ninyong gawin or kung anumang klaseng endeavor ang gagawin ninyo. So maaaring handa na kayo to get out of your comfort zone. So what else? We have healing chaos. Ayan, napakaganda, no? Kasi kung ano man yung mga, let's say for example, kaguluhan na kinabibilangan ninyo, kaguluhan man yan sa isang sitwasyon, kaguluhan man sa isip yan, sa nararamdaman, you know, every kind of chaos, chaotic situation that is, you know, you are receiving healing, no? You are receiving healing. Maayos na ang lahat, no? Kung meron mang kaguluhan between you and another person, magkakaroon na kayo dyan ng resolusyon, magkakaroon na kayo dyan ng mending, magkakaroon na kayo dyan ng magandang pag-uusap, and definitely siguro magiging maayos na din ang inyong sitwasyon. So that is also very possible, no? Kung medyo siguro may conflict, may internal conflict kayo, may hindi kayo maintindihan about yourself, or may mga sitwasyon na hindi malinaw sa inyo, you can't get the heart of a situation, you know, ngayon, no, you are receiving healing then para dyan, at maaring malinawan ang inyong kaisipan, magkaroon na ng kalinawan at kapayapaan sa inyong dibdib. Maaring ganun din ang sitwasyon dito for some of you. So that's really beautiful. So things will change talaga sa inyo, no? For the better. So what else for Virgo? We have the lover's energy. Ayan. So looks like talaga na merong mabubuong pag-iibigan dito between you and another person, Virgo, no? So maaring talagang merong manliligaw sa inyo dito, or maaring dati nang may naliligaw sa inyo, and maaring mabuo na nga yung caring connection na yan. Maaari din naman na meron nang magpapakasal sa inyo dito, no? Maaring meron nang nagde-decision dito na magpo-propose na, no? Maaring ganun din ang ganap. And maybe, no, for others of you, maybe that is an important decision that you have to make. Maaring nandun kayo ngayon sa sitwasyon wherein siguro pinag-iisipan pa ninyo, maybe you are weighing things out, no? And yet, parang magde-decision na din kayo eventually, no, na kung ano man yung iniisip talaga ninyo, maaring yung pa din ang talagang gagawin na ninyo. Wala na rin namang mababago, no? So what else? We have Two of Wands. Ayan. Decision, ano talaga? Decision making talaga ngayon ang kinakaharap ninyo. It could be related to this relationship, no? Maaring that is also related to whatever path you are heading to ngayon dito sa pag-take risk ninyo, no? Maaring ano talaga, ang iba sa inyo is going to take risk in love, no? Maaring yun din talaga ang pinag-iisipan, pinag-decisionan ng iba sa inyo. And maybe for others of you naman, maybe these are endeavors. Maaring negosyo, pag-aaral, trabaho, no? It could be anything, but you are in the middle of weighing things out. You are in the middle of making a decision. Maybe you are in the middle of choosing kung ano yung uunahin ninyo, anong ipaprioritize ninyo, ano yung mas mabigat para sa inyo, yung mga ganon. Ano yung mas matimbang, I mean, ano, para sa inyo na dapat ninyong gawin muna, no? Yung mga ganon. So, what else? Virgo, we have the Tower energy. This is a sudden change, no? This is a sudden change na mangyayari sa inyo.
there are situations dito siguro wherein magkakaroon na lang dito ng surprise. No, this is a surprise element, no, Virgo. So this could happen in any area of life at any time, no? Maaring that is related to your career, to your trabaho, to your pamilya, to your relationship. It could be anything, no? It could be in any area of life. But whatever this is, no, na sitwasyon na to, it is going to change for the better. Sa una lang, medyo may surprise element ito. Sa una lang, may gulat factor ito. Kasi hindi mo ito mapaghahandaan. No, this will come by surprise. And ano yan, it will bring you to where you need to be. Now, kung ano man ang surprising event na mangyayari dito sa buhay ninyo, Virgo, it is going to bring you in alignment with your destiny. Kaya ipagpapasalamat pa rin ninyo ito. Sa una lang, magugulat ka. But ipagpapasalamat ninyo yan at the end of the day. No? So, good luck, Virgo. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.